Ayos ngayon ay araw ng Miyerkules. Ayaw tayo ngayon sa tapat ng pagkatrabahoan natin. O hindi mo ngayon maganda ang panahon, mukhang ulan, kaya nagkinas na lang ako. Saka nagdala na rin ako ng payong. Lalaw, yun oh! Nasama rin sa vlogs! Sa wakas! Bakit saan ako nataaga? Himala? Ha? Himala yung pa. 7, ano? 7:30. Tanghali na nga ba upmas? Inawak ka nila mag, ano, mag-gumising. Tiyatumado ka nang gumising. Bumangon. Dilim ah. Ayun nga guys, gumagawa tayo ngayon. So, ang ginagawa ko ngayon ay ito yung ginagawa natin sa accelerator. Ayan. Ito, nagbutas ako dito sa flooring ng danan niya ng kable ng accelerator. Ito yung kanyang accelerator. So, ayan, kung nakita nyo, ito yung kanyang kable ng accelerator. Ayan, lalagay lang natin yan dito. Saka dito. Tawa bang ito? Ayan. Ito yung lock niya. Saka itong isang ito. Naikibit na natin yung kanyang kable saka yung accelerator. So, hindi na tayo magkakabit ng brake pedal saka ng accelerator pedal. Kasi iba nang gagawa nun. Dahil dihangin ito. Saka dito naman yung boots, ganun din. So, kaya kung nakakita ninyo, nakasit na yung kambi natin. So, yan ang gagawin natin ngayon. Papakita ko lang sa inyo kung anong klase ng bracket ng kambyo. Ito yun. Ganito lang siya. Itong dalawang bolt na to, 12 mm, matatapat yan dito sa butas na to. Lagay mo nga natin. O ganyan lang itsura niyan guys. At dyan lang din matatapat siya ang kambyo na yan. Yan sa part na yan. Saka ito naman yung sa handbrake niya. So dito naman matatapat yun. Nakita nyo kung may guhit. Yan. Dyan matatapat yung handbrake. Yung butas niya. O, kabit na muna natin ito. Okay guys, nakaset up na yung ating kambyo. Ayan, meron siyang spot lang. I-spot ko muna siya para kung sakaling mamali ako dito, madali ko siya matatanggal. Pero kapag pinulil natin yan, tapos nagkamali tayo, mahirapan tayo magtanggal. Kaya spot lang muna siya. So natin itong bracket ng handbrake. Itong tatapat yan sa part na yan. O, ito yung handbrake natin. Ayan. Makakita nyo, meron siyang dalawang butas. Kailangan tagantanggalin yun para ma-bend natin ng pantay yan. Ang nakakita nyo guys, ayan, nakapantay na siya. Yung original kasi nyan, dito nakapaling siya mga dyan. Dyan. Dito kasi, dito yung paglalagyan niya, pantay kasi ito. Kung itong bracket na to, kung itong bracket ng handbrake niya ay tagilid, ang pag nilagay natin yan dito, ayan, pag nilagay natin yan dyan, o ganyan yan, taglid siya, ayan. Dapat yan, ayan, pantay na siya pag ganyan. O, ayan. O, lagay na natin. Okay guys, habang gumagawa tayo dito sa handbrake na, meron ako sa ipapakita na doon sa labas. Tingnan natin. Pababa yan, forward na yan. Ayan, daan. Tingnan natin kung anong gagawin. Ayun, unti-unti ang tumataas ang likuran. Ayun na, hinihila na. Sumayad yung ilalim ng makina, ng transmission. So, hindi nyo makita sa lintin ng camera, pero nakita ko dito, sumabit yung transmission dun sa ilalim na yun, oh. Sa part na yun dyan, oh. Tignan natin kung anong gagawin. Unti-unti pang tinataas. Sumayag kasi may sira yung transmission. Nako, hindi kakayanin. Ang taas na guys, oh. Ang taas na ng gulong. Ala, ayun na. Sige. Oh. Ayun, nakahanger na guys, nakahanger na oh. Dito lang kayo makakita ng lumilipad na truck.
Ayun, unti-unti nang inaatras. Sabi na baba. Ayun na, ayun na. So, anong scene niya, sabi daw ibababa na. Ayan, binababa na yung kwitan ng truck. So, may sumasahid pa doon sa ilalim. Diyan sa ilalim na yan. Siguro yung tingin ko yung tambucho kasi. Kailangan pa yung atras. Yun o. Na ibaba na. Ayun, tanggal na yung forklift. Ayan. Try natin kung paano diskarte yung pagbaba nito. Ayan, malupit yung driver niyan. Uy, hinilangan tayo ng forklift. So, nakikita niyo yung dalawang kahon na yung kailangan maitapat dun sa gulong niya. Yan, dyan. Oh, ayun na, ayun na. Bababa na, bababa na. Bababa na, guys. Hala! Ang taas niyan. Sige! Okay. Okay na. Ayun na nga. Ayun nga guys, nakabuhay tayo sa ginagawa natin. No? Tuloy natin to. Ito yung ginagawa natin. Yan, may buta siya na dito, 12mm yan. So, kailangan natin tong 12mm na nut na to, maipasok dito. Saka natin, yan, kung makikita mo, mayroon dyan 12mm na bolt. Ang kailangan matapat nyo dyan. Guys, ito yung meron natin ngayon. Meron ako itong biscuit. Tsaka tubig, pwede na yun. So, nakakabili na natin yung handbrake saka ito. Hindi ko alam kung tawag dito. Basta siya na yan. O, ayan, nakatornilyo siya. O, tanggal natin muna para makita ninyo kung ano yung ginawa ko dito para maitornilyo siya. So, ayan, tanggal natin siya. Yan. Gumupit ako ng kapirasong yero. Yan. Saka hininang ko dito ng tanso. Saka dito. Saka may buta siya. O, maliit lang yan. Saka dito, ganun din. O, yan. O, tapos na tayo dito. So, gagawin natin ngayon. Tatanggalan natin yung passenger seat. Saka itong kanyang driver seat. Tanggalin na natin itong kanyang gambyo. Saka itong handbrake. Lalagyan natin ito ng mating na. Kaya pala guys, munti ko na makakalimutan bago natin ilagay yung mating niya dito. So, yan, pinulwild ko muna yung dapat natin pulwild. Ito yung sa cambio, ito yung sa handbrake. Saka, yan, yung bracket niya ng upuan. Saka dito sa baba. Saka natin ilagay natin yung mating. Saka walisan na rin natin. Ayan yung walisan natin, oh. So, ayan, ilalatag natin yung mating natin. Yan. So, kailangan natin yung mahiwagang kutsilyo. Hindi nyo pa nga kilala. Itong kutsilo ko to, itong hawak-hawak ko na to. Ito nga pala si Batosai. Yan. Nice to meet you, Batosai. O, hiwain lang natin yung mga kailangan natin hiwain dito. Yan, kato nito. Ang matapatan yan, dito na mating. Yan, kakat natin yan dito. Saka yung iba pa. O, simulan lang natin maghiwa. Alas 12 na guys, lunch tayo. Inabulan tayo sa ginagawa natin ng mating. Mamaya lang ito, ipagpapatuloy ulit. Pero bago tayo mag-lunch, papakita ko muna sa inyo yung mating na ginawa natin, na hiniwa natin gamit si Batosai. Yan, ito yung sa kanyang cambio, sa handbrake. Yan, dito pa, doon din. Ito yung sa bracket ng upuan, sa passenger seat. Ayan, hiniwa natin dyan, saka dito. Itong dalawang butas na to, 12mm bolt. So dito nakalagay yung dalawang tornilyo sa upuan, passenger seat, saka dito ganun din. O, dito lang, kunti na lang. Dito, lagay pa rin dito. Yan. Saka dito. Saka ito, isa upuan pala, kalimutan ko. Meron pa rin dito ang isa. Saka naman yung na-slide-slide dyan, meron yan dyan.
So tara, mag-lunch na tayo. Okay guys, tapos lang natin mag-lunch at andito tayo ngayon sa pwesto natin, sa dating tulugan. Ayan, sa ilalim ng truck. So mga tulog muna tayo ngayon para makapagpahinga. Okay guys, andito tayo ngayon sa pwesto natin. So walao na, trabaho na naman tayo. At anong meron dito sa ginagawa natin? Siyempre, mag-mating pa rin tayo. Batosay, bumarito ka nga. Ayan, si Batosay, oh. Medyo hindi na maganda ang cut ni Batosay. Parehatang kailangan na yatang hasahin natin ito. Medyo di na matalim. Tara, hasahin muna natin si Batosay. So, ngayon nga, nahasa natin si Batosay. Napakatalim niya na. So, maghihiwa na naman tayo ngayon ng mating. Okay guys, nahiwa na natin ang dapat nating hiwain. Ayan. Ayan, salamat kay Batosay. Ayan si Batosay guys. Ito yung pangalan ng Batosay. O, lagay natin yung mga driver seat, cambio, handbrake, saka yung passenger seat. Tapos na tayo dito. Pang ibabaw. Dashboard, saka yung... Siya na yun. Siya na yun. So, ayan, pagkatapos natin magmating, kinabit na natin yung mga accessories niya, tuwad ng driver seat, handbrake, ito, ganun kong tawag dito. Tapos ito, cambio, saka itong type passenger seat niya. Next natin ilagay itong mga takip naman na to. Yan dyan. Adun. Saka lagay natin dito ng mating na. Tapos takpan natin yung butas na yan ng yero. So katapos lang natin magmerienda at ito. Nagupit na ako ng yero, yan dalawa, tinakpan natin yung butas. Sunod naman natin ay lalagay natin dito yung mating. Okay guys, nalagay na natin yung mating natin, ayan. So ang galing ko muna ay unahin ko na muna ito. Yan, kapit lang muna natin to para hindi na siya mawala yung, yan. Para hindi na siya mahatak papunta dun. Ito yung mga tornilyo niya. So ayan, tapos na tayo magmating at ito na yung sunod natin na gagawin. So ito yung mga takip niya dito sa harapan. Yung iba pinaglagay ko na, ayan. Ito, saka yan, saka doon sa dulo, yan, saka doon, lagay lang natin to. Oh, ito yung lock nya, ayan, saka dito, saka yan. So ayan na, naikabit na natin sya. Oh, lilinis na natin yan. Alam ko nakakita nyo may mga itim-itim, so bahala na yung pintura ang maglilinis nyan. Tanggalan na natin ang alikabok, ito yung basahan natin. So tapos na tayo dito. Ang kailangan natin i-convert ay ang side mirror. Asan na? Nawala. Ayan. Yan, side mirror na yan. Saka yung side mirror dito sa driver. O, linisin na muna natin to. So, ayan. Ganyan tayo kabilis maglinis. Yan. Kung makikita nyo, wala nang aligabok. Pagod. Dami natin ginawa dito. O, ayun nga. Yung mga gamit natin doon sa baba, iligpit na natin. Dahil mag-convert lang tayo ng side mirror. At saka pala mag-aalasin ko na rin. Hindi natin malilipatan yung isa dito. Ayan. Ayan. Ayan, forward. Next, ayan. So, tingin ko, bukas na alas 9, lilipatan na natin yan. Pero, try nating ma-convert ngayon yung side mirror niya. Oh, yan yung mga gamit na ililigpit natin. Yan, no? Daming kalat. Ako may gawa niyan lahat. Akala mo eh. Nako, dami. Ligpit na natin ito ngayon. Okay guys, alas 5 na. So, maglilinis na tayo ngayon ng kamay natin. Ayan, madumi. Sa kabila. So, bukas na lang natin sisimulan yung side mirror na umaga. Bukas na lang din natin i-convert yun. So, di tayo umabot. Siguro, magkapahinga na lang muna ako. Okay guys, uwi na tayo. Dik! Hi guys, kamasama natin, nagdala pa tayo ng payong, saka nagtingas ako, hindi rin pala umulan. Pero okay lang yun, kahit hindi umulan, at least na tayo, magdala tayong payong. Woo! Okay na tayo si Jay. Ayun, thank you. Oh, yan na guys.